Kapo Poy, kapag every time po kayo ay napipinta, ano ang kadalasang nakasanayan po ninyo? Nakasanayan ko na sa umaga, nag-uumpisa ako ng umaga, and then I tried to be clean muna, and then lahat ng mga bagay, because ang feeling ko kasi yung blank canvas is parang ano siya, yung solemn siya, virgin siya, at saka naghihintay siya ng magkaroon ng pintura na ako yung partner nung ano no, yung ang ako yung partner nung canvas na yon, para maibigay ko naman sa kanya. So parang ang feeling ko, ako yung parang waste na pumupunta do sa whiteness ng paper or sa blank paper. So I do it in the morning, dahil pagkagising ko kasi, and then I have coffee, para ano pa, hindi pa masyadong magulo yung mundo at saka yung utak ko, sabi, wala pang masyadong pumapasok. So yung fresh idea is nandun ka agad. So nakukuha mo na hindi ka pa masyadong, wala pang masyadong maiingay, ganyan, tahimik na tahimik. So napaka-vivid at saka napaka-concentrated ng mga pag-iisip mo tungkol doon sa gagawin mo. So pagka pumipinta po kayo, ang partner po nyo, napansin ko po, lagi may hawak ang kape. Oo, coffee drinker ako eh. Kaya nga ito ang iniinom ko, itong tsaka masyadong ano ito, yung maganda sa katawan eh. Meron siyang ibang, I don't know kung anong mga properties nito, may mga vitamins yata ito. Kaya tsaka ito, isa ito nagpapagising sa akin, you know. It drives me. I'm a coffee drinker. At siguro, most na ng mga artist siguro, isa talagang uminom talaga ng kape habang nagpipinta. The only thing different from me is, hindi naman ako nag-smoke. Oh. Kasi nagko-coffee lang ako. Kasi. So talagang, ang coffee mo ay talagang itong... Yan talagang ininom kong coffee. Kaya ever since pa. Kasi I find it very soothing, masarap siya, and then iba ang lasa niya. Gusto mo talaga yung kanyang timpla? Yes. Mm. Ang combination niya, hindi ko alam kung paano itong mga chemist niya na ginawa ito. Magaling ang ano nito, pagka ang proportions ng ano nito, hindi siya masyadong matamis, hindi na masyadong ano, okay na okay. Mm. So I think I will recommend this sa mga kwan. Not just because I'm drinking this, but ito yung okay na kape. So kapag ka walang kape, parang kulang. Kulang pag walang kape. Parang yung mga nag-smoke, ito na yung parang substitute ko eh. Kasi yung iba kasi parang kulang na kulang pag nag-smoke sila. But hindi talaga ako ever since I'm non-smoker ako. Kaya itong kape naman ang ano ko. Pero ito yung kape na inaanap mo, itong James Coffee. Ito na. Nung kwan pa, nung lumabas pa ito, ito na ang iniinom kong coffee na ito. Mm. At, aywan ko, parang iba ang ano ko dito eh, iba ang feel ko dito eh. Iba ang ano ko sa coffee na ito. Hindi siya yung matapang masyado na coffee na ano. Masarap siya eh. Masarap siya. And yan, nakakapagpabuhay siya. Pagising mo sa umaga kasi, siyempre, kuminsan, kailangan pag nagpipinta ka, habang nakikinig ka ng classical music, siyempre, habang sinisip mo yung copy mo at nag-iisip ka sa mga, some of the detailings ng painting mo, yan, sarap habang nag-iisip ka, nagsisip ka ng copy. Sa pagpipinta, pag walang James copy, 7-in-1, parang kulang ang aking araw. Nung lumabas pa ito, ito na ang iniinom kong coffee na ito. I will recommend this, not just because I'm drinking this. Ito yung okay na coffee. I find it very soothing. Yan, sarap habang nag-iisip ka, nagsisip ka ng coffee. Napakasarap niyang kape.
and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso.